Japanese Yakuza, Russian at Mexican Mafia. Halina't tuklasin natin sa video ito ang 10 pinakamakapangyarihang mafia sa buong mundo. Number 10, Alatin Çakıcı. Ang pinakamakapangyarihang mafia sa Turkey. Dati siyang miyembro ng ultra-nationalist group na Grey Wolves. Si Çakıcı ang nangulo sa tinaguriang Türkbank scandal. Ito ay ang assassination ni Kavit Kaglar, ang mayamang businessman mula sa Bursa, Turkey at isang high-level politician and government minister. Nahuli siya sa France noong 1998 at nasentensyahan ng 5 taon dahil sa kaso ng pagpapatakbo ng gang. Gayunpaman, napawalang sala ito noong December 1, 2002 at lumipad sa Greece sa kabila ng pagbabawal sa kanya na umalis ng bansa gamit ang Peking passport. Palipat-lipat ito ng bansa hanggang sa nahuling muli sa Paris at pinadeport sa Austria taong 2004 at binalik sa Turkey para sa kanyang kaso. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paglilitis nito. Number 9. Walang iba kundi ang tinaguriang Bulgaria's most infamous gangster, Vasil the Skull Voskov. Ang taong ito ay meron lang namang net worth na $1.9 billion kada taon. Inamin mismo ni Vasil na siya ang nag-uto sa pagkitilang buhay ng businessman na si Manol Velev na binaril noong 2006 at nanatiling nakakoma hanggang sa mawalan ito ng buhay noong March 5, 2022. Taong 2009, tahasang inilathala ng acting US Ambassador to Bulgaria John Ordwick sa isang diplomatic letter at tinawag si Voskov as the most infamous gangster. Napagkaalamang active pa rin ito sa money laundering and privatization fraud, extortion, racketeering, and the illegal trade in antiques. Number 8. The Yamaguchi Gumi. Hango mula sa kanilang founder na si Harukichi Yamaguchi ang pinakamalaking Yakuza family sa bansang Japan na magpasahanggang ngayon ay pinakamakapangyarihan at pinakakinatatakutan na mayroong 8,500 members sa tali noong 2021. Ang kanilang mga criminal activities ay extortion, gambling, sex industry, arms at drug trafficking at maging real estate and construction kickback schemes. Involved rin sila sa stock market manipulation at pornografiya sa internet. Ito ay laganap hindi lang sa Japan, kundi sa buong Asia at maging sa United States. Nagsimula ang mafia na ito galing sa mga labor union for dock workers sa Kobe, Japan, bago ang World War II. Pinaka-controversial ang pagkitil ni Tetsuya Shiro sa buhay ni Ichio Ito, ang mayor ng Nagasaki, dahil lamang sa di pagkakaintindihan sa Dan News na nangyari sa sasakyan ni Shiro sa isang public works construction site. Number 7. Primero Comando da Capital. Kilala ang Primero Comando da Capital bilang the largest gang in Brazil. Pinamumunuan ito ni Gilberto Aparecido dos Santos alias Fuminho. Kontrolado lang naman niya ang lahat ng galaw ng bawal na gamot, hindi lamang sa Brazil kundi sa neighboring countries nito gaya ng Paraguay. Ito ang tinaguri ang largest criminal organization sa Brazil na mayroong 20,000 members kung saan 6,000 members nito ay nasa kulungan. Noong May 12, 2006, naitala ang 299 bloodiest attacks laban sa mga public establishments gaya ng police stations, justice forums, buses at marami pang iba na hinihinalang inorganize ng PCC. At noong December 2012, naganap ang kilalang second attack kung saan 12 pulis ang isa-isang kinitilan ng buhay dahil sa kanilang paghihiganti sa pagkawala ng kanilang mga kasamahan sa Sao Paulo State Police. Nag-iwan ito ng karumaldumal na marka sa mga pamilya at kaibigan ng mga pulis dahil sa pagkitil ng kanilang buhay habang sila hindi naka-duty at nagbabakasyon kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Number 6. Solnsebskaya Bratva. Pinamumunuan ni Sergey Mikhailas Mikhailov. Sila ang tinaguri ang Russia's largest criminal organization at mayroong tumataginting na $8.5 billion revenue mula sa kanilang economic crimes. Itinatag ni Sergey ang organization taong 1980 nang siya ay isa pa lamang waiter. Nag-recruit ang gang ng mga local unemployed, agresibong kabataan as foot soldiers at gumamit ng mga thief-in-law o mga kilalang magnanakaw na may posisyon sa Soviet. Hanggang sa nakapagsimula silang magpalaganap ng kanilang crime activities sa United States at nagsimulang lumaki ang kanilang grupo. Sa ngayon, patuloy pa rin sila sa kanilang pagnanakaw ng pera sa tulong ng proteksyon ng Federal Security Service of the Russian Federation. Number 5. Matteo Messina Denaro. Siya ang leader ng pinaka-notorious na mafia sa buong Italy, ang Costa Nostra Organized Crime Group. Tinagurian rin siyang one of the world's most dangerous criminal. Nagsimula ang criminal career nito sa edad na 18 bilang isang bodyguard at isang professional killer. Nagsimula itong maging fugitive sa taong 1993 matapos pamahalaan ang madugong bomb attacks sa Capaci at Via di Amelio, Sicily. Nagsani ito ng pagpanaw ng 10 individual at 73 iba pang sugatan. Bukod pa rito, kilala rin ang kanilang grupo sa walang habas na pangingikil at international drug activities. Naging malaya siya sa loob ng halos 30 taon hanggang
hanggang sa madakip kamakailan lang nitong January 16, 2023 sa edad na 60 years old. Number 4. Rudach Organization. Ang Rudach Organization o kilala rin bilang The Corporation ay isang Albanian mafia. Ito ay isang grupo ng magkaibang crime group syndicates, subalit ang mga grupo o organisasyong ito ay gumagalaw bilang isang pamilya, kaya't pinaka-importante sa kanila ang loyalty, honor at family. Ang operasyon nila ay laganap sa buong mundo, kabilang ang human trafficking, bawal na gamot at bank infiltration. Ang Rudach Organization ay nakabase sa New York na pinamumunuan ni Alex Rudach, isang ethnic Albanian galing sa Olsinj, Montenegro. Sa ngayon, mahigit 20 members ng Rudach Organization ang nahuli dahil sa various crimes kabilang ang gambling at racketeering. Number 3. Genovese Crime Family. Ang Genovese Crime Family, o madalas na tinatawag rin na West Side, ay isang Italian-American mafia na nag-ooperate sa United States. Ang family nila ang nagdo-dominate sa buong New York, New Jersey, Atlantic City at Florida. Ang grupong ito ang itinuturing na pinakawalang awa, ambisyoso at uhaw sa kapangyarihan na crime organization. Nagsimula ang grupong ito sa pangalang Luciano Crime Family mula 1931 hanggang 1957. Binago ang pangalan nito kasunod ang pangalan ng kanilang leader na si Boss Vito Genovese. Kabilang sa mga crime activities nito ay ang racketeering, murder, labor union infiltration, extortion, truck hijacking, prostitution, pornography, bribery, at assault. Hanggang ngayon ay aktibo pa rin ang organisasyon sa kanilang crime activities. Number 2. Medellin Cartel. Kung ang Medellin Cartel ay nag-e-exist pa hanggang ngayon, sila marahil ang mangunguna sa listahan nating ito. Bakit? Noong panahon ng kanilang pamamayagpag bilang isang drug dealing organization, sila ang itinuturing na pinakamakapangyarihan at pinaka-coordinated na drug cartel sa Colombia at iba pang bahagi ng mundo. Napaka-notorious nila na kahit ang United States ay itinuturing sila bilang isang semi-terrorist organization. Ang grupong ito ay tinatag ng walang iba kundi ang tanyag na si Pablo Escobar. Nakadikit na sa pangalang ito ang titulo bilang isa sa pinakamayamang kriminal sa buong mundo. Binuo ni Escobar ang cartel noong siya ay 27 years old pa lamang sa siyudad ng Medellin sa Colombia. Base sa official records, ang kanilang organisasyon ay nakakapag-generate ng higit $20 billion taon-taon. Karamihan sa kanilang yaman ay kinikita mula sa illegal drug trade, trafficking, at pagsiship ng mga criminally exotic materials. Well, kung hindi ka pa rin makapaniwala na ganyan kayaman ang kanilang grupo, para sa iyong kaalaman ay hindi lang si Escobar ang nag-iisang bilyonaryo na nag-ooperate sa ilalim ng Medellin Cartel. Number 1. Sinaloa Cartel. Ang nangunguna sa pinakamakapangyarihang mafia sa buong mundo ay makikita sa Mexico. Kung ang Medellin Cartel ay kilala sa buong mundo, pues, pangalawa lang sila kumpara sa impluensya ng Cartel de Sinaloa. Nagsimula ito noong 1980s at magpasa hanggang ngayon, ang cartel na ito ang tinaguri ang pinakadominante, pinakamatagal at matatag na cartel sa buong Mexico. Bagamat nahuli kamakailan lang ang leaders nito na si Joaquin El Chapo Guzman at anak niyang si Ovidio Guzman Lopez, ang cartel ngayon ay pinamumunuan ng old school leader na si Ismael Zambada Garcia alias El Mayo at mga anak nitong si Alfredo Guzman Salazar at Ivan Archivaldo Guzman Salazar. Ang network ng most organized crime group na ito ay tumataginting na $39 billion bawat taon. Sa kasalukuyan, ang Sinaloa Cartel ang pinakamalaki sa kadahilan ng kinokontrol nito ang mahigit 60% na drug revenues.